Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Good afternoon, o Dear MOR. Good afternoon, Popoy at Bea. At good afternoon din sa mga nakikinig sa inyo. Ako nga pala si Kriza. 32 years old at nagtatrabaho bilang teacher. Naalala ko pa nung kinukuha ko ang course na education. Sabi ng mga kamag-anak ko, wag raw yun ang kumin ko at baka tumandang dalaga daw ako. Muntik na nga ako maniwala sa kanila. Lalo na nung nag-break kami ng una kong boyfriend nung college. Pero 4 years after kong makagraduate, nakilala ko si Gerald. Halos 6 na buwan niya akong niligawan at mula noon hanggang ngayon, hindi ako nagsisisi na sinagot ko siya. 8 years na ang relasyon namin. At sa loob ng mahabang panahon na yon, marami na rin kaming pinagdaanan. Madami nga nagsasabi na magpakasal na daw kami. Lagpas na raw sa kalendaryo ang mga edad namin. Ano pa raw bang hinihintay namin? Sa totoo lang, nasa plano naman namin ang pagpapakasal. Nag-iipon na nga kami para mapaghandaan ang araw na pinakahihintay namin. Miss you, babe. Miss din kita, sobra. Magtatampo na talaga ako sa'yo kung hindi pa tayo natuloy ngayon. Sorry na, medyo busy lang. Pero sabi ko naman sa'yo, di ba, babawi ako today. Gusto mo ba mag-6 hours na tayo? Para sulit na sulit ka sa'kin, ha? Baliw, kararating nga lang natin dito eh. Babe, may tumatawag sa'yo. Ayaw mo yan, mamaya na yan. Sagutin mo na muna, babe. Baka importante. Ano na nga? Oh, si mama pala yung tumatawag eh. Oh, ma, bakit po? Nasa labas lang. Magkasama po kami ni Krisa. Po? Teka nga po, ma. Ano ba nangyayari? Ba't ganyan yung boses nyo? Kuminahon po muna kayo. Ano? Sige po. Mapunta na po ako. Bye po. Oh, babe. Bakit? Anong nangyari? Anong sabi ni tita? Si Kuya Gary daw nanggulo sa vaccination area. Ayun, dinala daw ng mga pulis sa presinto. Papunta na rin daw doon si Papa. Ha? Anong klaseng panggugulo ba yun at kailangan pa siyang dalhin sa presinto? Hindi ko nga makausap na maayos si Mama. Iyak nang iyak. Sabi lang niya, pumunta na rin ako doon sa presinto at baka itong si Papa ay magwala din doon. Alam mo naman yung si Papa. Iksi ng pasensya. Oh, sige. Mabuti pa nga. Sorry, babe, ha? Kailangan ko talagang puntahan si Kuya sa presinto, eh. Sorry, napurnada na naman yung date natin. Ihatid na lang muna kita sa inyo. Hindi. Wag na, babe. Maa-out of way ka pa. Ganto na lang. Ihatid mo na lang ako sa terminal, tapos didiretso na lang muna ako sa bahay nyo para samahan si tita. Naalala ko, wala nga pala yung ate mo dun, di ba? Oo, hindi pa kasi nauwi si Ate Susie, eh. Nasa Antipolo pa rin. Oh, kaya nga. Baka mamaya sobrang mag-isip si tita eh. Mahirap na wala siyang kasama doon. Siya, bilisan mo na. Mag-check out na tayo. Thank you.
Mukhang luto na tong sinaing. Iinitin ko na rin yung natirang ulam. Riza. Oh, tita. Gising na po pala kayo. Upo muna kayo dyan sa sofa. Gusto niyo po ba ng tubig? Kumusta po yung pakiramdam niyo? Medyo ayos na. Nakaidlip naman ako kahit papaano. Wala pa ba sina Gerald? Ano na kayang nangyari sa mga anak ko? Huwag na po kayong mag-alala, tita. Nag-chat na po sa akin si Gerald. Pauwi na raw po sila. Ay, buti naman kung ganon. Asya, magluluto na ako para may makain sila. Huwag na po. Nagsaing na po ako tapos iniinit ko na rin po yung ulam. Ako na pong bahala sa kusina. Nako, salamat talaga, Kriza, at nandyan ka. Opo, wala po yun. Huwag na rin po kayong mag-alala. Magiging okay din po ang lahat. Oh, Gary, Gerald, Tomas, nandito na kayo. Opo, ma. Ano, kumusta? Gary, ba't ka naman dinala sa presinto? Sabihin mo nga, anak, ano ba talagang nangyari? Wala, ma. Konting di pagkakaunawaan lang, pero okay na. Nagugutom ako, ma. May pagkain ba? Ah, oo. Nagsaing na daw to si Krize. Dito lang nga tayo sa kusina at magsikain muna kayo. Sige lang, ma. Si Papa at si Kuya na lang po muna pakainin nyo. Usap po muna kami ni Krize. Tara, babe. Doon muna tayo sa kwarto. Kumusta, babe? Ano bang nangyari? Payakap nga muna. Napagod ka ba? Gusto mo bang umidlip muna? Hindi na, mamaya na lang. Napagod lang ako sa'yo, ang dami na si Kaso eh. Eh ano ba talagang nangyari? Ano to si Kuya? Pumunta pala sa vaccination area na nakainom. Ngayon yung nasa likod daw niya ng pila, nag-comment na may amoy alak daw. Bakit daw magpapabakuna, bawal daw yun. Eh di ayun, alam mo naman si Kuya. Paglasing, ang tapang-tapang. Ayun, napikon. Sinapak yung kasunod niya sa pila, nagkagulo tuloy. Ha? Ano ba naman yan? Oh, eh tapos? Muntik nang kinuyog si Kuya, buti na lang may mga polis daw na umawat. Ayun, dinala pareho sa presinto. Pagdating doon, ayaw tumanggap ng pasensya nung nakaalitan. Kesyo, dahil daw kay Kuya, nabasag yung salamin niya sa mata. Mahal daw yun. Tapos nagka-black eye pa, paano daw siya papasok sa trabaho? Eh ano bang gusto niyang mangyari? Eh di ayun na nga, bayaran daw yung damages sa kanya. Kasi kung hindi, magsasampa daw siya ng kasang physical injury. Siyempre si Papa nag-react. Kesyo ayaw daw niyang magka-record ang pamilya namin sa kulungan. Ganito, ganyan. Di ayun. Wala akong choice kundi makipag-areglo. Oh, anong ginawa mo? Binayaran ko kung anong hinihingi. Umabot ng 10,000. Nagulaw tuloy yung ipo natin. Ha? Babe naman! Tatlong beses mo nang nagalaw yung ipon natin. Nung na-ospital yung anak ni Ate Susie na ikaw yung nagbayad. Nung bumagsak yung kisa menyo rito sa CR, ikaw pa rin yung nagpaayos. Tapos ngayon, ito na naman? Babe naman! Paano tayo niyan? Babe, wala naman kasi akong choice eh. Walang pera si na Kuya. Wala namang pabayaan ko siya doon sa presinto, di ba? Oo nga. Pero babe naman, ikaw na lang ba lagi? Ewan ko, hindi ko alam. Sa tanga ng ulo ko eh, nainis na rin ako eh. Pero ano ba magagawa ako? Sige na, sige na. Sorry na kung may nasabi man akong masama. Magpahinga ka na lang muna. Saka na lang natin to pag-usapan. Alam kong pagod na pagod ka na rin. Matutulog na lang muna ako. Popoy at Bea, bunso si Gerald sa tatlong magkakapatid. Sa kanilang tatlo, siya ang may pinakamaayos na trabaho bilang empleyado sa bangko. Okay naman sana ang lahat, kaso nitong nagka-pandemic, sunod-sunod ang pangyayari sa pamilya nila. Ang panganay kasi nilang si Kuya Gary ay ng babae, kaya iniwan na ng asawa. Simula noon, mas naging lulong ito sa alak. Dahil nga iniwan siya ng asawa niya, doon na ulit siya tumira sa bahay ng magulang nila. Si Ate Susie naman, isang single mother. Online selling ang pinagkukunan niya ng kita ngayon, pero sapat lang para sa gastusin niya at ng anak niyang si Ella. Medyo marupok si Ate Susie pagdating sa pag-ibig,
Kaya madalas, naiiwan at naluloko. Sama-sama sila sa bahay at malaking portion ng gastos nila sa araw-araw ay si Gerald ang sumasagot. Tricycle driver ang tatay niya pero naapektuhan din ang kabuhayan simula nung pandemic. Sa totoo lang, medyo nahihirapan ako sa setup ng boyfriend ko ngayon. Kasi pakiramdam ko, pasan niya yung buong pamilya niya. Gustuhin ko man siyang pagsabihan, pero minsan, pinipili ko na lang siyang intindihin. Kasi after all, pamilya niya pa rin yun. At hindi niya pa rin pwedeng pabayaan. Oh, Kriza! Tuloy, pasok! Magandang gabi po, tita. Bakit ba naman kasi hanggang ngayon ay tita pa rin ang tawag mo sa akin? Sabi ko naman sa'yo noon pa, mama na ang itawag mo sa akin at hindi ka na iba. Para na kitang anak. Nahihiya po kasi ako eh. Huwag ka na mahiya, ikaw talaga, oo. Sige po, subukan ko. Nga po pala, may dala po akong breaded pork chop dito. Ay, salamat ha, nag-abala ka pa. O siya, maupo ka na dyan, natatapusin ko lang itong niluluto kong hapunan. Nasa labas pa si Gerald eh. Huwag na po, tita. Actually po, magkikita talaga kami ni Gerald sa labas ngayon. Dinaan ko lang po talaga tong pagkain. O, eh bakit hindi ka pa nagpasundo sa anak ko? Kasi tita, may pinapakuha rin po kasi siya sa kwarto niya. Ibibigay daw po niya dun sa kaibigan niya mamaya. Ah, ganun ba? Opo. Sabi ko, total, dadaan na rin ako rito. Dinala ko na rin po yung breaded pork chop. Ready to cook na nga po pala yan. Sige po, tita ha. Pasok na po ako sa kwarto ni Gerald. Ah, teka. Pwede bang tulungan mo muna ako maglikom ng sampay dun sa likod para yung tuyong damit ni Gerald, mailagay mo na rin sa kwarto niya? Sige po. Pasensya ka na ha. Wala akong mautusan eh. Wala si Gary. Eto namang si Susie, wala na yatang planong umuwi dito. Po? Bakit naman po? Ayun. Mukhang nahumaling na dun sa bago niyang boyfriend na taga Antipolo. Sabi ko nga, kilalanin mo nang mabuti at mahirap na baka mamaya katulad lang yun nung naging ex niya na inanakan lang siya. O tignan mo ngayon, siyang nagtataguyo dun sa bata. Yung ama, wala nang paramdam. Ay, naku talaga. Oo nga po, dapat kilalanin muna ni Ate Susie. Maglikom na po ako. Yun nga din ang sabi ko. Ang sagot naman niya, kilala na raw niya, tanggap naman daw siyang may anak, kaya pati yung anak niya, isinama niya na dun sa Antipolo. Ang sabi ko nga, ano bang balak nila? Kung magsasama na ba? Baka kako pag-uwi, dalawa na ang anak niya. Ang hirap pa naman ang buhay ngayon. Oo nga po. Tama po kayo. Ay, napahaba na yata ang kwento ko. Halika na at maglikom na tayo ng sinampay. Opo. Buti pa nga po. Tita, susunod po ako dyan sa likod. Sasagutin ko lang po tong tawag ni Gerald. Hello, babe? Oh, hello, babe. Nasa bahay ka na ba? Nakuha mo na ba yung mga pinakukuha ko? Oo, nasa bahay niya na ako. Kaya lang, hindi ko pa nakukuha yung pinapakuha mo eh. Pa ako dito sa restaurant eh. Papasok na nga sana ako ng kwarto mo. Kaso si tita, napakwento ng tungkol kay Ate Susie. Ayun, nahiya naman akong bigla na lang umalis. Si mama talagang daming kwento. Tapos na yata kayo mag-usap. Kunin mo na yung mga pinakukuha ko tapos punta ka na dito. Babe, nagpapatulong pa si titang maglikom ng sinampay. Ha? Bakit naman ikaw pa inutusan ni mama? Nasaan ba si kuya? Hindi ko alam. Baka nasa labas o baka sinamahan si titong pumasada. Ako, imposible. Sabihin mo, baka nag-inom na naman sa labas. Ewan, malay ko. Riza! Halika na dito sa likod! Tulungan mo na ako! O, siya, babe, ha? Mamaya na lang. Tinatawag na ako ni tita sa likod, eh. Sige na. Sandali na lang to. Bye! Love you! O, Riza. Pakikuha mo nga yung nandun sa kabilang dulo hanggang dyan sa may gitna. Sige po. Ano palang sabi ni Gerald? Sabi niya po nandun na daw po siya sa may restaurant. Hinihintay na daw po niya ako. Ganun ba?
Eh naku, pasensya na ha. Na-late ka pa ng dahil sa akin. Eh kung pumunta ka na kaya doon, ako na dito. Ah, hindi po. Tulungan ko na po kayo. Matatapos na rin naman po tayo eh. O sige, yung mga nalikom mo kay Gerald lahat yan. Pakilagay mo na lang sa kwarto niya at eto namang nalikom ko ilalagay ko sa kwarto namin. Ah, sige po tita. Ay, ang dami din pala nitong sinampay ni tita. Mailagay na nga muna dito sa kama. Naku, si Gerald dumatawag na naman. Hello, babe? Natapos na? Ito, nasa inyo pa rin. Katatapos lang naming maglikom ng sinampay ni tita. Andito na nga ako sa kwarto mo eh. San ba nakalagay yung pinapakuha mo? Diyan sa sahig. Sa may gilid ng drawer ko, may kulay red na echo bag dyan. Ha? Eh wala namang echo bag na red dito sa gilid ng drawer mo eh. Meron dyan, bad ng kanan. Maghanap ka na mabuti. Kalanagin ko na dyan kagabi. Meron pa nga yung lamang tools eh. Babe, wala talaga rito, promise. Baka sa iba mo na ilagay. Imposible naman. Wala nga eh, anong gagawin ko? Asya, hayaan mo na nga. Pumunta ka na lang dito. Mapatrip na ako eh. Oh, eh bakit sa akin ka naiinis? Eh wala naman talaga dito. Una-una, sorry na. Pumunta ka na lang dito. Oo na, sige-sige. Ay, walang ya! Oh, bakit? Ano nangyari? Namatay bigla yung ilaw mo eh. Grabe ang dilim dito sa kwarto mo. Ha? Oh, eh bakit kaya? Ako si mama, kasama mo ba? Ha? Hindi nga eh. Nandun sa kwarto nila. Ganun ba? Pakicheck na, babe. Mabilis pa naman magpanik yung si mama. Alam mo naman. Oo nga eh. O siya, sige na. I-check ko na si tita tapos ibababa ko na tong call. Gagamitin ko yung phone as flashlight. Asya, sige-sige. Bye. Love you. Ano ba naman tong nangyayaring to? Kung kailan ba naman may lakad kami? Teka nga, buhayin ko nga muna tong flashlight ko. Ayan, lumiwanag na. Makalabas na nga ng kwarto. Mapuntahan nga si tita sa kwarto nila. Tita? Tita? Andyan po ba kayo sa kwarto? Tita? Naku, hindi sumasagot si tita. Buksan ko na kaya itong pinto. Baka may nangyari na dun ah. Oh my God! Babe! Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa restaurant ka na? At saka anong trip mo? Bakit may pailaw ka pa at ang formal-formal niyang suot mo? Teka ha, pagsalitain mo muna ako. Eh kasi naman, ano ba kasing nangyayari dito? There are times when I just want to look at your face. For the past 8 years ng buhay ko, ang daming nagbago. Dati wala naman akong pangarap eh. Okay na ako sa kung anong meron ako, pero nung nakilala kita, bigla na lang, dami ko nang gustong makuha. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa'yo. Para sa atin. Corny to, pero ikaw ang flashlight ko. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa madilim kong mundo. Dahil sa'yo, nakita ko ang direksyon na gusto kong puntahan. At gusto ko yung puntahan na kasama ka. You are just a dream that I won't do. Babe, tinuruan mo kung paano magmahal. Pinaramdam mo sa akin kung gaano ako importante at kahit ang dami kong pagkukulang, kinaya mo akong intindihin. Kaya kung papayag ka, kaya mo suklian ko lahat ng pagmamahal mo. Araw-araw hanggang sa huling hininga ko. Mahal na mahal kita, Krisa. Will you marry me? Seryoso ba to? Oo naman. Krisa, mahal ko. Will you marry me? Yes. Yes. Makakasalan kita kahit kailan, kahit saan. I love you so much. You are just a dream that I want to. Never thought I would be right for you. I just can't compare you with
anything in this world. You'll know what I need to be here with forevermore. Popoy at Bea, sobrang saya ko sa proposal na yun ni Gerald. Hindi ko kasi talaga in-expect na mangyayari yun nung araw na yun. At sa ganong klaseng pagkakataon. Napaka-ordinaryong araw kasi noon at hindi ko talaga nahalata yung preparation na ginawa niya. Paglabas namin ng kwarto, andun ang pamilya ni Gerald na masayang-masayang binati kami. Iba na talaga sa pakiramdam yung ma-engage sa taong mahal mo. Nanginginig yung kamay ko nang isuot sa akin ni Gerald yung singsing. Grabe, hindi talaga ako makapaniwala. Siyempre, sa sobrang saya ko, shinare ko na agad ang good news sa social media at bumuhos ang napakaraming congratulations. Simula noon, excited na ako magplano para sa kasal namin. Gusto ko kasing gawing memorable ang araw na matagal kong hinintay. Babe, halika na dito sa mesa. Kain na tayo. Oh, salamat. Upo na ako, ha? Ikaw ba nagluto lahat niyan? Hindi, oh. Bigayan ng kapitbahay. May nag-birthday dun, eh. Andun nga si na papa at kuya. Alam mo naman, nakikiinom na naman. Kain ka na. Thank you. Masarap nga, oh. Ah, nga pala, babe. May nabanggit sa akin si Claire. Yung kaibigan kong kakakasal lang din. Oo, yun dapat abayan mo kaso hindi ka naka-attend. Oo, siya nga. Na-share niya kasi sa akin na may kilala raw siyang wedding organizer. Mura lang daw. Magkano? 50K daw, pero super husay naman daw. Mahal naman yan? Sabi niya mura na daw yun eh. Chinek ko naman din yung page niya. Ang ganda din naman ng mga reviews. Ito, papakita ko sa'yo. Babe, namamahalin kasi ako dyan eh. Actually, yung friend ko sabi niya may kilala daw siyang willing daw tumulong sa atin. Nagsistart pa lang din daw sila sa ganyang event kaya mura pa yung singil nila. Eh, nagsisimula pa lang yun eh. Paano kung hindi pa pulido yung mga pagkaka-organize nila? Ayoko namang ma-hassle tayo sa special day natin. Hindi naman siguro. Mapagkakatiwalaan naman yung mga kaibigan ko eh. Eh, babe, hindi ko naman concerned kung mapagkakatiwalaan sila. Ang sakin, gusto ko maayos yung event natin. Hindi magre-reklamo yung mga bisita. Alam mo yun, hassle-free dapat. Kaya nga tayo kukuha ng organizer eh. So, diba, kung kukuha lang din tayo, gastos na rin natin. Mahal nga kasi. Eh ano naman, may ipon naman tayo. O tubig, nasamid ka yata. Oo nga yata. So, ayun na nga, bakit ka ba namamahalan? Eh nag-iipon naman tayo. Within the budget naman yan sa napag-usapan natin, ha? Ano kasi, baby? Hihiram kasi sana ako muna dun sa ipo natin. Ha? Teka, bakit na naman? Kakahiram mo lang nung muntik makulong si Kuya Gary, ha? Saan mo na naman kakailanganin yung pera ngayon? Babe, teka lang. Relax ka lang naman. Huwag ka naman sumigaw kaagad. Ipaliwanag mo kasi kung bakit kailangan mo ng pera. Hindi, ganito kasi. Ang totoo niyan, si Ate Susie talaga yung may kailangan ng pera. Ha? Bakit na naman? Kasi nga, diba, sabi ko sa'yo, nag-break sila ng boyfriend niyang taga-Antipolo. Kaya nga, ayan o, umuwi ulit dito sa bahay kasama yung pamangkin ko. Oh, oo nga. So ano naman? Kasi kagabi, kinausap ako ni Ate. Ang hihiram ng pera. Magpapacheck up daw sana si Ella. Tsaka siya. Oh, bakit? Ano bang sakit nila? Si Ella nung isang araw pa sa inuubo, nag-alala siya baka sintomas ng COVID. Tapos si Ate, feeling daw niya, buntis siya eh. Ano? Buntis na naman? Babe naman. Sorry ha. Hindi naman sa nagdadamot ako, pero lagi na lang bang ikaw yung gagastos para sa kanila? Ikaw na nga yung halos sumasagot ng daily expenses niyo rito sa bahay eh. Pati ba naman yung ganyan, iaasa pa rin sa'yo? Eh, alam mo naman, diba? Wala naman akong choice. Ako lang naman yung maayos ang trabaho, eh.
Hindi ko naman sila pwedeng pabayaan. Hindi ko naman sinasabing pabayaan mo. Ang sa akin lang naman, magtrabaho din naman sila, di ba? Gaya niyan si Ate Suzy. Ilang beses nang sinabihan ng mama mo na huwag na ngang sumama agad dun sa boyfriend niya at baka nga buntisin lang siya. Oh, tignan mo ngayon, buntis na naman. Hindi pa naman daw confirm yun. Malabong linya daw kasi yung nakita niya kaya hindi siya sure. Kasi in the first place, kung nakikinig siya, wala sana siyang problema na ganyan. Si Ate Suzy din naman kasi. May anak na nga't lahat, lumalandi pa. Krisa, yung bibig mo ah. Kung makapagsalita ka naman dyan kay ate. Eh, totoo naman eh. Saka kaya ako nagkakaganito kasi naiinis na ako. Nakikita ko kasi kung papanong ikaw yung nahihirapan every time na may mangyayari dyan sa pamilya mo. Aba Gerald, may sariling buhay ka naman. Mag-aasawa ka pa. Hanggang kailan sila aasa sa'yo? Ngayon ko, sumasakit ang ulo ko, Krisa. Pwede iba na lang yung pag-usapan natin. Hay nako. Aling Lusing! Aling Lusing! Bakit ho? Wala ho dito si Mama. Nandun sa tiyahin ko. Ano po ba yun? Nako Gerald! Yung tatay mo at yung kuya mo nagkakagulo na naman doon sa inuman. Po! Ano raw nangyari? Bilisan mo na, Gerald. Awatin mo yung tatay mo at saka kapatid mo. May hawak ng kutsilyo si Mang Boy. Baka magsaksakan sila doon. Bilisan mo! Opo, opo. Babe, dito ka lang ha. Pupuntahan ko lang sila papa doon. Baka may mangyari sa'yo doon. Sasama ako. Huwag na nga. Ano ba? Dito ka na lang. Kaya ko sarili ko. Diyan ka lang. Basta mag-ingat ka, ha? Ayan, nandito na tayo sa bahay. Halika, pasok ka muna. Wag na, kailangan ko na rin umuwi. Alam mo naman, kakaayos lang ng gulo doon sa kapitbahay. Kaya nga sabi ko sa'yo, wag mo na akong ihatid eh. Ayoko naman pabayaan kang umuwi mag-isa ng gabing-gabi na. O siya, mag-iingat ka pa uwi. I-update mo ko kung ano nang balita sa papa at kapatid mo. Oh, sorry babe ah. Bakit? Ano eh, kasi ganito yung pamilya ko eh. Ang gulo-gulo. Gaya niya, nanggugulo na naman si na papa. Yung mga nasira nilang gamit ng kapitbahay, pati yung mga nabasag nilang bote ng alak, pinababayaran sa akin. Eh, habutin na naman ang 5,000 yun. Ay, ikaw na naman ang gagastos. Eh, ano ba dapat kong gawin ha? Oo na, sige na. Naiintindihan ko, huwag ka na mag-alala. Mag-ingat ka na lang ha? Pasok na ako. Oo babe, thank you ha. I love you. I love you too. Bakit ganon, Popoy at Bea? Kapag dumadating ang problema, sunod-sunod. Hindi pa tapos yung isang pagsubok, meron na namang kasunod. Nahihirapan ako para kay Gerald. Halos gusto ko nang sabihin na pabayaan na niya yung pamilya niya. Kasi malalaki na sila. At kaya naman nilang maghanap buhay. Pero syempre, hindi ko yan kayang sabihin. Nag-open up din kasi ako sa kaibigan kong si Claire. At nasabi ko nga yung current situation namin ni Gerald. Nasabihan tuloy ako ni Claire na as much as possible, wag na wag raw akong papayag na tumira sa bahay ni na Gerald. Kapag kasal na kami dahil sobrang magiging magulo daw ang buhay ko. Bigla tuloy akong napaisip kung kaya ko bang tiisin ang ganitong buhay kung sakasakali? Na para lagi akong nakikihati sa oras ni Gerald dahil marami pa rin siyang obligasyon sa pamilya niya. Na baka kahit mag-asawa na kami, yung pera namin, magagalaw niya para ibigay sa pamilya niya. Tama ba yung desisyon ko na magpakasal kung ngayon pa lang ang dami ng mga problema? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Hold on.
Popoy at Bea, dahil nga sa sunod-sunod na pangyayari sa pamilya ni Gerald na sobrang naka-apekto rin sa finances namin dalawa, nagdesisyon kami na ini-schedule na lang muna ang kasal at gawin itong mga last quarter ng 2022. Pumayag na rin ako kasi tingin ko yun ang mas nakakabuti. Higit doon, may pandemic pa rin. Gusto ko kasi sa araw ng kasal ko, andon yung mga taong importante sa buhay ko. At sa pagdaan nga ng mga araw, medyo naging busy kami parehas ni Gerald. Busy siya sa trabaho niya, samantalang ako naman, busy sa paggawa ng module at mga online video materials. Medyo nabawasan yung time namin. Kapag kasi ako yung medyo nakakaluwag sa schedule, siya naman yung busy. Kaya tuloy, nagkaroon ako ng time with friends. Sakto naman yung isa naming kaibigan ni Claire na si Adrian ay dumating sa Pilipinas galing abroad. Magkaklase kami high school pa lang. Nung college, nagkahiwalay pero connected pa rin sa social media. Sinwerte namang nakapag-abroad si Adrian bilang engineer. Sa aming tatlo, siya talaga yung nakakaangat sa buhay. Kaya nakabalik siya sa Pilipinas, nagkayayaan kaagad kami na magkita-kita. Ito na pala yung order natin eh. Kain na tayo. Teka, hindi ba natin hihintayin si na Claire? Oh, hindi mo ba nabasa yung chat ni Claire sa GC? Ay hindi. Nag-offline kasi ako eh. Ano ba raw sabi? Yun nga. Last minute nag-cancel kasi may emergency daw sa family ng asawa niya. Kaya di na raw sila makakapunta tonight. Naku, ano kayang nangyari dun? Tinanong ko rin eh. Hindi pa sumasagot. Baka may inaasikaso pa sila. Huwag ka na lang mag-worry. For sure naman, mamaya mag-a-update din sila. Ay naku, sana nga. Huwag ka mag-alala. Ang mabuti pa, kumain na tayo at lalamig tong pagkain. Mamaya isa-serve naman yung dessert na order natin. Ang dami mo naman yatang in-order. E dadalawa na lang naman tayo. Okay lang, ano ka ba? Sabi ko naman sa inyo, di ba? Ako na yung taya ngayon. Nax, iba na talaga kapag nakakaangat sa laylayan eh. Hindi naman. Sabihin na natin na may konting naipon. Siyempre, ayoko namang masayang at mauwi sa wala yung pinagtrabahuhan ko sa abroad. Sa bagay. Eh, babalik ka pa ba doon? Baka hindi na. Ayoko na rin eh. Matanda na kasi ako. Ito naman. 32 lang tayo, hindi pa tayo matanda. Ang ibig ko kasing sabihin, sa patanda na tayo papunta. Eh, wala naman akong mapaglalaanan ng mga pinagtrabahuhan ko. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, nag-abroad ka na't lahat, hindi ka pa doon naghanap ng jowa. Eh, wala din naman kasi akong oras mag-jowa doon eh. Focus ako sa trabaho. Weh. Ba? Oo nga. At saka, syempre gusto ko kapag nag-girlfriend ako, yung sigurado ako na mabibigyan ko siya ng time. Ayoko namang busy ako sa work tapos pagdating sa kanya wala akong oras. Ay sana all ganyan ang mindset. Oh, bakit? Di ba ganyan yung mindset ng boyfriend mo? Ha? Eh, hindi naman sa ganun. Sabihin na lang natin na busy kami parehas. Anyways, may co-teacher ako na single. Gusto mo bang set up ko kayo? Hmm? Ayee! Wag na, ano ba? O bakit? Ang tagal-tagal mo nang ang single, ayaw mo pa rin makapag-date. Hindi naman sa ayaw, kaya lang, para sa akin kasi, kung may dadating, edi okay. Kung wala, edi sayang naman ako. Ay, oo, iba talaga kapag mayaman na mahangin pa. Hoy, grabe ka. Hindi, joke lang. Pero to be honest, humahanga talaga ako sa'yo. Akalain mo yun? Yung classmate ko nung high school na halos patpat na ang katawan at laging napagtitripan, tignan mo ngayon oh, ang ganda na ng buhay. Oo nga eh,
Naalala ko pa nun. Sipunin pa nga ako eh. Buti na lang ngayon, hindi na. Pero alam mo, Chris ha, tama din yung sinasabi ng iba. Nasa diskarte at swerte din yan. Hindi naman lahat ng nag-a-abroad, nagsasucceed eh. Yung iba nga, nalulubog pa sa utang. Oo, tama ka dyan. Kaya ako, nung medyo may sumusobra na sakit ako, nag-ipon na ako. Tapos nag-invest na rin para kumita rin yung pera ko. Tapos, ayan nga, yung sasakyan ko, 5 buwan na lang, tapos ko nabayaran yan. Wow, ang galing naman. Plano ko pa nga sanang bumili ng bahay eh. May mga tinitignan na ako subdivision. So far, ang gusto kong bisitahin ay yung malapit sa may mall dyan. Yung tabing highway lang din. Oh, talaga? Doon din yung subdivision na nagugustuhan namin. Oh, coincidence ha? Actually, plano ko yung puntahan this weekend. Libre ka ba? Pwede mo ba akong samahan? Hindi ko pa nga alam eh. Pero kapag pwede naman ako, samahan kita. Sige. Pero hindi naman siguro magagalit boyfriend mo niyan, no? Hindi naman siguro. Naikikwento naman kita sa kanya eh. Sabi ko nga, mamaya pag sinundo niya ako, papakilala ko siya sa'yo. Alam mo, ang swerte ng boyfriend mo sa'yo. Iniisip ko tuloy ngayon, bakit ba naman kasi hindi kita niligawan nun? E di sana lahat ng pinaghirapan ko, may mapupuntahan na. Ikaw naman, okay na yun. Marami pa namang diyang iba for sure, no? Swerte din kapag minahal mo. Biruin mo, yung babaeng magiging partner mo, hindi na mahihirapan kasi okay ka na. May kotse na, magkakabahay pa. O, di ba? Ay, wait. Si Gerald tumatawag. Sagutin ko lang, ha? Hello? Hello, babe. Oh, babe. Bakit napatawag ka? Tapos ka na ba sa overtime mo? Susunduin mo na ba ako? Yun nga, baby. Sorry, ha. Hindi kita masusundo ngayon. Oh. Bakit naman? Eh, may problema kasi sa bahay, eh. Yung inatangan ni ate naniningil, nagugulo daw sa amin, kaya pinapauwi na ako ni mama. Ano? Pero teka, huwag mong sabihing ikaw na naman ang mag-aayos niyan. Eh, wala ka akong choice, di ba? Alam mo, Chris, huwag mo na lang muna akong bungangaan ngayon kasi ang dami-dami ko nang iniisip. Hindi kita binubungangaan. Sinasabi ko lang yung opinion ko. Una-una, sige na. Sumabay ka na lang kina Claire mamaya. Sasakay na ako motor. Eh, wala nga rito si na Claire. Hello, babe. Babe, Gerald. Ha? Kainis, binabaan pa ako. May problema ba, Krisa? Ay, hindi, wala. Okay lang. Sorry ah. Hindi ko kasi maiwasang hindi marinig eh. Hindi ka ba masusundo ng boyfriend mo? May problema kasi sa kanila eh. Pero kaya ko namang umuwing mag-isa. Ah, ganun ba? E di, hatid na lang kita sa inyo. Nako, wag na. Maa-out of way ka pa pauwi sa inyo. Okay lang yun, ano ka ba? Wala naman akong ibang gagawin after nitong dinner eh. At saka, hindi rin kita kayang tiisin. Ayoko namang mapahama ka pa sa daan. Ikaw bahala. Basta, Krisa, pag may problema ka, huwag kang mahihiya magsabi sa akin, ha? Nandito lang ako. Handa kitang tulungan kahit saan. Yung kamay ko, Adrian, hawak mo. Sorry. Hindi ko napansin. Anyway, pa-reserve ko na yung dessert, ha? Popoy at Bea, nakakaumay din pala kapag paulit-ulit yung problema. Tapos, mapapatanong ka nilang sa sarili mo kung deserve mo ba yung ganong klaseng sitwasyon? Napansin ko kasi na sa paglipas ng araw, parang nagiging distant sa akin si Gerald. May mga araw na andalang niyang mag-reply sa chat, isang bagay na sobra kong kinaiinis sa kanya. Kapag naman pinagsabihan ko siya, maiinis na siya agad at sasabihin ang liit-liit na bagay ginagawang ko daw ng issue.
Pero kasi Popoy at Bea, ang hindi niya maintindihan. Dahil sa mga ginagawa niyang yan, feeling ko hindi na ako mahalaga sa kanya. Na okay lang kahit lumipas ang isang araw, na wala man lang siyang paramdam. Na ultimo mga plano namin, kahit mga simpleng date lang, nalilimutan niya pa. Tapos, magdadahilan na busy, ang daming iniisip, at ang daming problema sa pamilya. Napapaisip tuloy ako kung okay pa ba kami? At aaminin ko, mas napaisip ako, lalo na nga, nung dumating si Adrian. Naewan ko ba naman kung bakit kahit alam na niyang may boyfriend ako at engaged na, panay pa rin ang palipadhangin. Tuloy, hindi ko man sinasadya, pero nabaling sa kanya ang atensyon ko. Nakita ko yung buhay na meron si Adrian. Parang ang gaan-gaan. Walang problema sa pera, at higit sa lahat, walang magulong pamilya. Dalawa lang kasi silang magkapatid, at yung ate niya may asawa ng doktor. Samantalang ang mga magulang naman nila ay retired na sa trabaho at buwang-buwang nakakatanggap ng pensyon. Ang saya siguro ng buhay na walang masyadong isipin. Popoy at Bea, mali ba ako kung naikukumpara ko si Gerald kay Adrian? Mali ba kung makaramdam ako ng panghihinayang sa buhay na meron sana o meron sana ako kung si Adrian ang pinili ko? Ay, salamat. Natapos din sa ginagawa. Hindi na siguro darating si Gerald. Walang tawag, walang paramdam. Ay, baala na nga siya. Teka, makapaghanda na nga lang ng merienda. Nagutom ako, kakagawa ng modules. Makapagluto na nga lang ng pansit canton. Aba, at may tumatawag. Baka si Gerald na to. Hello, babe. Nasaan ka na? Kriza, si Adrian to. Ay, sorry. Ikaw pala yan, Adrian. Sorry ah. Hindi ko kasi chinek yung pangalan sa phone ko. Basta ko na lang sinagot. Akala ko talaga si Gerald. Sorry. Okay lang yun, no? Pwede mo naman akong tawagin, babe. Kahit kailan mo gusto. Baliw ka talaga. So ano, bakit ka pala napatawag? Ano kasi, itatanong ko lang kung nakita mo yung mga links na sinend ko sa'yo. Mga references lang na pwede mong basahin about investments. Actually, na-open ko na yung link, pero hindi ko pa kasi nababasa ng maayos. Medyo busy kasi ako this week eh. Alam mo na, may modules pang gagawin at saka chine-check. Kailangan mo ba ng katulong sa pag-check? Pwede ako. Hay nako, wag na. Wala akong pambayad sa professional fee mo. Ha? Sino ba may sabing maniningil ako? Basta ikaw, libre. Hay nako, ikaw talaga? Oo nga pala. Ano, next weekend, labas tayo. I mean, labas tayo kasama si Claire. Hindi ko pa kasi sure eh. Basta mag-a-update na lang ako dun sa GC. Busy days kasi ngayon eh. Oo, sige, no worries. Basta pag okay ka, sabihin mo lang ako agad. Susunduin kita sa inyo. Nako, wag na. Wala akong pambayad sa gas mo. Di ba sabi ko, libre lang basta ikaw. Alam mo ikaw, joker ka talaga eh, no? Pag ikaw inabuso ko, hatid at sundo na papalibre ko sa'yo. Maliit na bagay. Gusto mo nga, pati drive-thru ako na rin bahala eh. Hindi, joke lang. Pero kapag lumuwag yung sked ko, sabihan kita agad. Hello, Kriza? Babe. Ay, oh babe. Hello, Kriza? Hello, Adrian. Mamaya na lang ha. Andito na kasi yung boyfriend ko. Oo, sige, sige ha.
Basta sa weekend, labas tayo. Bye! Oh, babe. Kanina ka pa ba dyan? Hindi kita napansing pumasok, ah. Paano mo ako mapapansin na kanina ka pa nagtetelibaba dyan? Sino ba kausap mo, ha? Wala si ano lang yon, si Adrian. Yung kinikwento ko sa yung kaibigan namin ni Claire na galing abroad. Ay, may crush sa'yo. Anong crush? Tumigil ka nga dyan. Alam mo, mabuti pa umupo ka na lang dyan sa mesa. Magluluto ako ng pansit kanton. May crush yun sa'yo kasi lagi kang tinatawagan. Sinasagot mo naman. Babe, kaya nga siya tumawag kanina kasi may sinend siyang links about dun sa investments na baka sakaling makatulong sa atin. Ah, investments pala yun. Kaya pala sa weekends nagde-date pa kayo, no? Ano, para pag-usapan ng investments? Anong date yung sinasabi mo? Ano akala mo sa akin, bingi? Rinig na rinig ko kanina, inaaya kanyang lumabas at ikaw naman, papayag din. Kasama si Claire sa labas naming yun. Ano bang nangyayari sa'yo at napakainit ng ulo mo? Eh paano, ilan linggo na tayong walang matinong date? Ngayon na nga lang kita nakita tapos maabutan pa kita may kausap na lalaki? Eh si Adrian lang naman yun eh. Ano bang dapat ikainis mo sa kanya? Kaibigan ko lang yun. Eh dyan naman nagsisimula ang lahat eh. Kaibigan sa umpisa tapos sa huli magsyota na. Teka nga Gerald, nagpunta ka ba rito sa bahay para awayin ako ha? Kasi alam mo, wala rin akong panahon para dyan. Ang dami-dami kong gagawin kaya pwede itigil mo na yan. Nagpunta ako dito dahil gusto kitang makita. Uy, magyayaya ako, sasabihin mo busy ka, may gagawin ka. Ngayon naabutan kita dito sa bahay, busy ka pa rin. Wala ka na ba talagang oras para sa akin, ha? Ay, wow! Nagsalita ang maraming oras. Nung isang araw ko pa sinabi sa'yo, busy ako ngayong week hanggang sa susunod na linggo. Na-cancel ko lang ng isang beses yung date natin dahil sa bigla ang virtual meeting ko, isusumbat mo na sa akin na wala akong oras? Eh, ikaw nga dyan, Gerald eh. Kalagitnaan ng date natin, uuwi ka dahil may problema sa bahay ninyo. Nagalit ba ako, ha? Sinumbat ko ba yun sa'yo, ha? O ano, natameme ka, no? Kasi totoo. Akala mo ba nitong mga nakaraan, hindi ako nagtatampo dyan sa ginagawa mong pag-ignore-ignore sa akin sa chat? Doon na nga lang tayo nag-uusap kasi nga hindi tayo nagkikita. Tapos pati doon, ang lamig-lamig mo. Eto na naman. Di ba sinabi ko naman sa'yo, busy nga lang ako, madami ako inaayos sa bahay, sa trabaho. Hindi ko nga alam kung paano hahatiin yung oras ko eh. Oh, edi lumabas din. Ikaw yung walang oras. Ano, nawalan ka na ba talaga ng gana ha? Hindi ko na maramdaman yung effort mo eh. Eh kaya nga ako nagpunta dito sa'yo ngayon, di ba? Nag-effort ako makita ka. Pero kung alam ko lang pala na puro sumbatan lang yung maririnig ko dito, edi sana hindi na lang ako pumunta. Oh, edi umuwi ka na. Nakakahiya naman kasi sa oras mo, di ba? O tapos ngayon, papauwi mo na ako. Para ano, mabaling mo na yung oras mo dyan sa kaibigan mo kuno na si Adrian. Gerald, ano ba? Ano ba? Umamig ka nga, Krisa? Naghahanap ka na ba talaga ng kapalit ko? Siguro sawag-sawa ka na sa gulo ng pamilya ko, no? Hindi mo na ba ako talaga kaya intindihin pati yung paghihirap na meron ako, ha? Pagod ka na ba kaya naghahanap ka na mas maginhawang buhay, ha? Tumigil ka na, ha? Eh, totoo naman, di ba? Hirap ka na sa akin. Kung feeling mo pabigat ako sa'yo, eh di iwan mo na ako. Pumunta ka doon sa kaibigan mo, may kotse, may bahay, may matinong pamilya, may pera. Tama na! Oo, nahihirapan na ako sa'yo at sa sitwasyon mo. Pero ni minsan, hindi ako naghanap ng iba para ipagpalit ka. Kasi mahal kita, kaya tanggap kita. Ginagawa ko lahat para intindihin ka, para mag-adjust sa sitwasyon mo. Tapos ngayon, susumbatan mo ko? Saan pa ba ako nagkulang, Gerald, ha? Saan? Ewan ko, hindi ko alam. Tuwing may problema dyan sa pamilya mo, ikaw yung umaayos. Pero hindi mo naiisip yung relasyon naman natin, yung apektado. Minsan nga iniisip ko eh. Baka kasalanan ko rin kasi sinanay kita na naiintindihan ko lahat. Pero Gerald, tao lang ako. Napupuno rin ako. Ako rin punong-puno na. Puro problema na sa buhay, pati ba naman dito sa relasyon na to? Akala mo bang hindi masakit sa akin na maramdamang nahihirapan ka rin dahil sa sitwasyon ko? Pero ano ba magagawa ko? Wala naman ako magagawa eh. Dahil lagi mong iniisip na wala. Ayoko nang makapagtalo, Gerald. Pagod na ako. Pagod na pagod ka na sa akin. Sumusuko ka na. Gerald, please! Eh kung ganyan lang din man pala susukuan mo ako, eh di doon ka na sa bago mo. Magsama kayo. Thank you.
Gusto ko pa sanang habulin ng sumbat si Gerald. Pero sobrang pagod na ako, Popoy at Bea. Para akong bateryang naubusan na ng karga. Alam mo yung pakiramdam na gustuhin mo mang makipagtalo, ayaw mo na lang. Kasi alam mo namang wala rin mangyayari. Wala rin magbabago. Noong mga oras na yun, Popoy at Bea, para akong namanhid. Ayoko nang mag-isip. Ayoko nang makaramdam. Sa totoo lang, gusto ko na lang ipaubaya sa tadhana ang lahat. Bahala na kung ganito na lang matatapos yung 8 taon naming pagsasama. 2 araw pa ang lumipas at wala pa rin paramdam si Gerald. Sa isip-isip ko, kaya na niya akong tiisin. Baka pagod na rin siya. Baka ayaw na niya. Baka may kasalanan din ako. Nakaramdam kasi ako ng guilt. Totoo naman kasing panandali ang nabali yung atensyon ko kay Adrian. Nadistract ako sa mga katangiang meron siya na wala kay Gerald. Pero Popoy at Bea, hanggang doon lang talaga yun. Kasi alam ko sa puso at isip ko, walang hihigit sa pagmamahal na meron ako para kay Gerald. At isang araw nga, bigla na lang niya akong pinuntahan sa bahay. Ilang araw ko rin hindi nalinis ng kwarto ko ah. Pati tupiin, tumambak na. Ayusin ko na nga ito. Pagkatapos ko rito, lalabhan ko naman yung mga rubber shoes ko. Grisa. Gerald? Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Sorry kung hindi na ako kumatok. Nabanggit kasi ni tita na nandito ka raw. Sabi niya, makapag-usap daw sana tayo ng maayos. Kumusta ka na? Okay lang. Sabi ni tita, iyak ka raw ng iyak. Hindi ka raw kumakain ng maayos. Alam mo, kung kumakain man ako ng ayos o hindi, wala ka ng paki doon. Umuwi ka na nga lang. Teka naman. Ano ba? Mag-usap naman tayo ng maayos oh. Eh ano bang pag-uusapan? Babe naman, sorry na. Kasalanan ko na lahat, huwag ka na magalit. Bakit ako magagalit? Ano bang ginawa mo para ikagalit ko? Babe, sorry kung nakapagsalita ako ng hindi maganda nung isang araw. Sorry din kung nasigawan kita. O tapos, anong gusto mong mangyari ngayon? Babe naman, huwag ka na magalit please. Sorry na. Tiniis mo nga ako ng 3 araw ni Honey Ho, wala akong narinig sa'yo. Tapos ngayon, sorry-sorry mo lang, ina-expect mo na magiging okay na? Babe, ang totoo kasi niyan. Kailangan ko rin talaga mag-isip eh. Pinag-isipan ko rin yung mga sinabi mo sa akin. Alin doon? Na baka nga sinanay ko yung pamilya ko na lagi akong umaayos ng mga gulo nila. Na dahil hindi ko kayang hindihan yung mga pakiusap nila, umasa sila sa akin ng umasa. Oh, eh di ba sabi mo wala ka namang choice? Meron pala akong choice. Kahapon kinausap ko si Mama, sinabi ko yung sitwasyon natin. Sa totoo lang, Krisa, inisip ko na hindi mo deserve madamay dito sa frustrations ko sa buhay. Ayoko rin naman na nahihirapan ka. Eh anong sabi sa'yo ni tita? Eh, nagsorry siya sa akin. Hindi rin daw niya napapansin na parang nagiging pabigat na raw sila sa akin. Pasensyahan ko na raw sila. At pasensya ka na rin daw. Pero sobrang nagpapasalamat si Mama sa'yo kasi konting babae lang daw yung kayang umintindi ng ganitong sitwasyon. Tama naman si tita doon. Kaya yung mga babaeng ganito dapat iniingatan, hindi sinasayang. Alam ko, kaya nga sobrang sorry. Kaysa patawarin mo na ako. Sorry sa masasakit kong nasabi. Aminin ko, nagselos talaga ako doon sa kaibigan mong yun. Pero higit sa selos, na-insecure ako sa kanya eh. Nalito ako sa sarili ko. Ha? Bakit naman? Mas matanda ako sa kanya, pero lahat ng wala ako, meron siya. Lahat ng gusto kong makuha, nakuha na niya. May bahay, may kotse, may pera. Malaki ang sweldo. Kaya nung napapansin ko, nagiging close na kayo. Tapos,
panay ang mention niya sa'yo sa social media. Siyempre, nainis ako. Kasi pati ba naman ikaw na pinakamahalaga sa akin, mapupunta pa sa kanya? Eh, hindi na ako papayag nun. Eh, hindi naman ako mapupunta sa kanya eh. Bakit ko naman ipagpapalit yung taong sobrang mahal ko? Babe. Sorry din. Alam kong masasakit din yung sinabi ko at puro panunumbat. Napuno na rin siguro ako nun. Napagod na rin ako sa kakaintindi. Pero kahit ganun, ayoko rin namang mawala ka sa akin. Babe. Kaya nga, nung hindi mo na ako kinausap kinabukasan at nung sumunod na araw, sabi ko sa sarili ko, sinukuan mo na yata ako. Ayaw mo na yata talaga sa akin. Hindi, babe. Never ko yung naramdaman sa'yo. Pinagpahinga ko lang talaga yung isip ko noon kasi gusto ko kapag bumalik ako sa'yo, kayang-kaya ko ng panindigan lahat. Na mapaparandam ko sa'yo na deserve ko yung pagmamahal mo. Na hindi ka masasayang sa akin. Oo, wag mo na akong sayangin. Kasi pag yan inulit mo pa, bahala ka dyan. Good luck na lang kung may mahanap ka pang kagaya ko. Ayoko ng kagaya mo kasi gusto ko ikaw mismo. Ay, nako. Uy, humingiti na. Pati na tayo, ha? Milk tea muna. Oo ba, ilan ba gusto mo? Thank you sa palagi mong pag-intindi, babe. Mahal na mahal kita. Payakap nga. Pasalamat ka talaga, mahal na mahal din kita. Babe, pakiabot mo nga sa akin yung Tupperware. Oh. O yan, alam kong paborito ng mama mo tong pinangat na tulingan, kaya nilakihan ko yung isda. Ah, salamat babe. Favorite nga yan ni mama. Oo, pero wag mong bibigyan papa mo niyan, ha? Ha? Bakit naman? Ano ka ba? May allergy dyan si Tito. Di ba last year na-trigger nung minsang nagluto niyan si Tita, biglang nangati si Tito, tapos ever since ayaw na niyang kumain yan. Ay, talaga ba? Hindi ko na naalala yun ah. Malilimutin ka na talaga babe. Kaya nga diba sabi ni tita, gustong gusto na niya ulit makakain yan. Kaya ayan, pinagluto ko na siya. At nga pala, pakibigay mo tong saging na saba kay tito. Maganda to para hindi bumaba yung potassium niya. Para lagi siyang may energy pag namamasada. At oo nga pala, teka. Andito lang sa cabinet eh. Ayun. Eto. Ang cute nitong toy, no? Free yan dun sa kiddy meal na in-order ko. Naalala ko kasi si Ella. For sure, magugustuhan niya yan. Favorite pa naman yung character na yan, eh. O, babe, natahimik ka yata. Bakit? May problema ka ba? Wala. May iniisip lang ako. Anong iniisip mo? Ano nga yung kamay mo? Oh. Iniisip ko lang kung paano yung sobrang bait na kagaya mo, sobrang maalalahanin, sobrang understanding, napa-oo ko na magpakasal sa akin. Hindi ko talaga alam kung paano ka na-inlove sa kagaya ko. Ay, wow ha. Napakatamis naman ang mga salita mo. Baka may hidden camera rito. Walang hidden camera. Ano ka ba? Sobra lang talaga kitang na-appreciate. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa'yo. Pasasalamat saan? Eh, sa lahat. Sa pagdating mo sa buhay ko. Kung alam mo lang, Krisa, lahat ng pagod ko, lahat ng frustrations ko, nawawala kapag niyayakap mo ko. Ikaw ang pahinga ko. Siguro, hindi ka aware, pero ikaw talaga nagbibigay ng direction sa buhay ko. Tama nga si Mama. Bakit? Ano bang sabi ni Tita? Huwag ko raw gayahin si Kuya Gary.
na sa halip na magpakumbaba at humingi ng tawad sa asawa niya, lalo pang naging ma-pride. Ayan tuloy, akala niya malakas siya. Akala niya kaya niya, pero ang totoo, hindi niya kaya. Ang hirap din kasi ng pinagdadaanan ni Kuya eh. Basta ako, ayokong maging ganun. Ayokong pakawalan ko ano yung meron ako ngayon. Iingatan kita habang buhay. Kakayanin ko lahat basta nandyan ka. Totoo ba yan? Oo naman. Mahal na mahal kita eh. Mahal din kita ng sobra. Popoy at Bea, walang perpektong relasyon. Lahat may kanya-kanyang saya, may kanya-kanyang bubog, pero hanggat naniniwala ka at nagtitiwala ka sa pagmamahalang meron kayo, kaya niyong malampasan lahat. Yan ang natutunan ko sa pinagdaanan ng relasyon namin ni Gerald. Sabi nga, mapapagod, pero hindi susuko. Magpapahinga, pero hindi hihinto. Sa ngayon, masasabi kong mas maayos at mas matibay ang relasyon namin. Pareho kaming busy, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa preparation ng kasal namin. Marami kaming plano para sa future at naniniwala ako na lahat ng yon makakamit naming dalawa. Siguro mahirap sa umpisa, pero kakayanin namin yan basta't kasama namin ang isa't isa. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Popoy at Bea. Muli, maraming salamat sa pagbabasa nito. God bless and more power. Lubos na gumagalang, Kriza. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Hold on. Mga kapamilya, oras na natin. It's 8 minutes. Makalipas ang alas 2 ng hapon. At yan ang po, Diyos. May akala ko talaga. Akala ko naman. Ay mag-ano na. Akala ko malilipat na ng tuluyan ang atensyon nitong si Krisa doon kay Adrian. Ganyan. Kay Adrian na yayamanin, ha? Oy, pero, Poy, mga kamarkada, etong first offering natin for the festival cards, dedicated po ito para sa lahat ng mga maglalalabs dyan na matatagal na. O di naman kaya, yung nasa katulad nilang sitwasyon na ang dami-daming aberya. Pero sa dulo din naman pala, happy ending din yung makakamtan nila. Pero alam mo po, ako personally, nakaka-relate ako dito kay kina Kriza in a way na tayo. May mga long term na tayo, 'di ba? Ang dami-dami nang nangyayari, tayo din tinry nating mag-solve ng mga problema sa pamilya. Tayo din nawalan tayo ng time sa ating mga ano tawag dito, sa ating mga jowawers. Pero ito para sa mga kamarkada nating nagagalaiti kay Kriza. Diyos ko, tinawag ba mang malande si Kriza, nakakaloka. Oy, pero ito mga kamarkada ha. It's I'm not saying it's okay. Of course, it's not okay. Pero it's a normal thing to happen, yung nangyari kay Kriza. Na kapag ka under stress, under pressure, kapag ka naramdaman mo na wala nang pake sa'yo, walang paramdam eh. For how many days, paminsan-minsan, di ba, walang update. Kahit pa paano, ikaw, mapupunta ka doon sa sitwasyon na mako-confuse ka rin. Yeah. Na parang, kamusta na ba kami? Parang kailan lang nagplano kami magpakasal? Tapos sabay ngayon, parang hindi ko na maramdaman sa yung jowa ko? Na-ghost na ba ako? Parang ganyan. So, hindi natin masisisi. Again, I'm not saying it's okay, pero hindi natin masisisi na mapunta sa isang a little bit very quick confusion etong si Kriza. Pero ang maganda dito,
na-confuse lang siya ng very slight. And maraming salamat na lang, Kriza, at bumalik yung katinoan niya. Kasi kahit tayo naman, di ba, napupunta tayo sa vulnerable situation, nagiging ano tayo, gullible, o di naman kaya, parang na ano tayo, na kung sino yung dumating na magparamdam sa atin ng atensyon, parang nadodrawn tayo doon. Yeah. Pero hindi naman para, alam mo yon, sumakabilang bakod tayo, hindi naman tayo mapupunta sa ganun. Buti na lang talaga at hindi yon ang nangyari kay ano, kay Kriza. Mm-hmm. Diba? Alam nyo, it is but natural, ano? Sa ating mga tao, mapababae ka pa man, mapalalaki ka, basta ikaw ay in a relationship, hindi ka nabibigyan ng tamang atensyon na ina-expect mo, na medyo na tumagal ng tumagal, 'di ba? Kanino ka lalapit? Eh di, kanino ka mas mapapalapit? Doon sa taong kayang magbigay sa iyo ng atensyon. But it doesn't necessarily mean natatalikuran mo na yung matagal mo ng naaasahan. Di ba ganyan din naman tayo kina best friend natin? Di ba? Kaututang dila natin si best friend. Lahat na nangyayari sa'yo may update. Eh kaso may inaasikaso si best friend, eh paano yan? Hindi siya maistorbo. Di ba? Pupunta ka sa isa pang kaibigan, 'di ba? At gusto mo talaga, ay gusto ko ganito ganyan, pero it doesn't necessarily mean na galit ka ron sa best friend mo. It's just that you are longing for his or her company, 'di ba? At ganyan din tayo sa pamilya. Ayan, sa pamilya rin, 'di ba? Nagtatampo tayo kapag hindi na ako pinapansin ni mommy, ni daddy. Ayan, dito na lang ako muna kinatita, kinatito. 'Yon yung mga ganun. Kayo. Siyempre, ganyan din sa jowa. Okay, although syempre iba 'yan, ano? Kailangan maging responsable ka. Okay? Ayan, pero kung sino nga yung mas madalas mo nakakausap, medyo talaga makukumpara ka. Especially katulad nito, ha. Kayo naman na tag nyo na agad as materialistic itong si Kriza. Ayan, pero I don't think so. I don't think so, no. Pero sometimes ganyan naman ho tayo. Diba, ganyan naman tayo. Ano kaya kung kahit kayo naman sumisilip kayo sa Facebook ng inyong ano, 'di ba, sa mga social media ng inyong mga former jowa, 'di ba? Sabi mo, wow, nasa ganun na sila. Ay, nasa ganun na. Pero kayo, meron kayong dinadala halimbawa na problema. 'Di ba, minsan napapaisip ka na ano kaya kung kami yung nagkatuluyan? Nasa ganung estado rin kaya kami ng buhay, kung maganda yung buhay nila or ganito rin. Ako kaya yung nahila niya ron or siya yung nahila ko sa estado ng buhay ko. I mean, ganyan tayo. Oo, kaya huwag naman natin iisipin na tinatalikuran na yung pangako noon, ganyan. Eh, syempre, eh, talaga makukumpara ka. Eh. Hindi ikaw ang kinakausap ng tao. Wala kang oras para i-compliment man lang yung jowa mo, ni kumustahin nga. Wala, katulad nung nangyari kay Kriza and kay Gerald. Tapos nag-expect ka na nandyan lang siya, nakatanga, naghihintay sa'yo. Diba? May update, walang update, nandito lang ako. Kasi, I'm your greatest fan eh. So, nandito lang ako. Ganyan lang. Oh, I love you so much eh. So, kakausapin mo ko, hindi, okay lang. Dapat okay lang ako rito. Kahit nga aso, haalisang ka eh. Totoo yan. At saka ano, mga kabukada, huwag kayong pa-inosente dyan. Lahat tayo merong somehow nade-demonyo yung utak, lalo na kapag ka nasasaktan tayo, kapag ka nade-depress tayo o napupunta tayo sa hindi magandang sitwasyon, di ba? Napapaisip tayo ng alternative, pero again, isip lang naman, hindi naman ginawa talaga. Siyempre, iba na kapag ka ginawa mo yung inisip mong di maganda, di ba? So, bigyan naman natin kahit papaano ng, ano tawag ito, benefit of the doubt itong si Kriza. Huwag yan lang ipak ako sa Cruz. Ngayon, siguro ang lesson, ako para sa akin, ang lesson dito, Popoy, is una, gayahin natin yung ginawa ni Kriza dun sa part na eto nga, hashtag Dear MOR, hold on. Kumapit pa rin. Hindi nagpadala doon sa tukso. Hindi nagpadala doon sa ibang tao. Medyo nahila ng very slight. Pero lumaban, di ba? Doon pa rin siya kay, ano? Doon pa rin siya kay Gerald. Na kahit sige, ini-ignore mo ko. Na mas inuuna mo yung ibang tao. At saka mas hingit ko lang, Popoy. Masakit din naman kasi yung pinaghirapan mong pera. Malalaman mo na lang, alam mo yun, ginamit na. Alam mo yun, yung parang... wala ka ng choice eh. Wala man lang ba akong say?
Oh, yun. Tama, Bea, di ba? Wala diba? Ba, hindi ba pwedeng pag-usapan muna natin ang kailangan halimbawa ni Kuya, sino yung kuya niyang ano, Gary. Palaaway? Si Gary. Di ba, si Kuya Gary niya, kailangan ng 10,000. Pwede bang 5,000 lang, kalahati lang bigay natin or 3,000? Bahala naman na sila ron sa, hindi eh, pinahiram ko na. Ola, ano yun? Tapos diba, yung... that's unfair. Tapos yung malalaman mo na, tapos na. Diba? Oh, tapos na. Ano yun? Para kang yes. Na-betray yung tiwala mo dun kay Gerald. Ngayon, kapag ka ikaw naman ay napunta dun sa sitwasyon ni Gerald, tama naman yung ginagawa mo na tinutulungan mo yung pamilya mo. Pamilya mo yan eh, diba? Pero sana learn the... Para sa akin kasi, Popoy, may boundary yung para sa pamilya at yung para doon sa taong karelasyon mo. Kasi kapag itong taong karelasyon mo, dinamay mo doon sa problema, eh pati kayo magkakaproblema. I mean, again, walang masamang tulungan mo yung pamilya mo. Pero sana, tulungan mo yung pamilya mo na tulungan din yung sarili nila. Hindi yung palagi ikaw yung superhero. Kasi meron ka rin namang sariling buhay. Tapos idadamay mo pa yung girlfriend mo. Masasaktan din si Krisa dun, di ba? Yeah. It's the classic example, ano, na ang itulong mo lang, yung medyo sobra o yung naisusubi mo. Huwag mo namang ubusing lahat. Di ba? Dahil ikaw rin mismo, nangangailangan yan. 'Di ba? Nang katulad niyan, nag-iipon kayo para sa inyong wedding, 'di ba? Ganun ba ka garbo na wedding ang gusto niyo? Parang feeling ko hindi naman. 'Di ba? Parang simple lang, maayos, decente at memorable wedding ceremony. Yung gusto ni Krisa and ni Gerald, 'di ba? Kaya every cent counts. 'Di ba? Hindi kala ko nga, sabi ko nakuha isa sa mga pinakapangit na pagawayan. Sa mag-asawa, yung pera. Ako yan, nata-turn off ako kapag kami naghihiwalay ng mga mag-aasawa, mag-jowa. Anong pinag-awayan? Pera. Ay, sana babae na lang. Okay, ay, sana lalaki na lang. At least, ay, sige, may simpatya ako may ibibigay. Pero talaga ba, pera? Ganun ka babaw yung ano. Pero kasi kapag ka ganito naman, Bea, di ba you're preparing for something special, di ba? Not that big. Special for the both of you. Tapos lagi na lang, nahihila naman yung budget. Naku! Ewan. At saka eto, ayan. Isa pa ito, sandali. Ko, Nalebea, maganda itong komento ni Phoebe Kate na walang nakakasilaw na yaman sa tunay na nagmamahalan. Sabi ni Trina Loresca. Totoo naman yun. At si Phoebe Kate Trina. Pala. Ayan. Sino ba itong phobe na to, Trina? Ha? Palagi mong pinapabate, ka-ano niyan? Ka-opisina. 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 Okay. So, eto ka na nga po yung sinasabi ko. Isa pang gusto ko sanang i-point dito sa storya na to. Itong ginawa ni Gerald. Guys, ha? Kahit na gaano pa ka-laki yung problema nyo, it doesn't hurt to update your special someone na, hey, I'm going through something. Mawawala mo na ako ng ilang araw, magiging busy ako, hindi mo na ako magpaparamdam, sana maintindihan mo. Huwag niyong gawin yung ginagawa ni Gerald na, alam mo yon, bigla-bigla na lang wala talagang paramdam, ina-assume niya na maiintindihan na lang talaga ni Krisa, na parang automatic. Ang bad trip nun. Jowa ko naman yan eh, matagal na kami, gets na niya na yan. Pag hindi ako nag-reply, busy ako, ganyan-ganyan. Huwag ganun, day. Alam mo naman yung... Kahit alam mo ba yan nagkaroon ako ng ganyan ano sa karelasyon. Alam mo yung pakiramdaman. Sabi ko napakaano no, it's it's really stressful, 'di ba? Lalo na kung meron kayong meron na nga kayong pinagdaraanan tapos wala pang explanation. Now ikaw bilang jowa, nagkakaroon ka ng mga speculations. 'Di ba? Lalo na kapag yung minsan sila magtatampo, 'di ba? Or minsan nga mayroong problema sa kanila. Tapos yung alam mo 'yun, mga tanong mo na walang kasagutan, ang hirap niyan ha. Hindi ka nakakatulong, 'di ba? Especially if you're in a relationship, kung feeling mo hindi alam niya naman na may problema kami. And so mag-update ka naman kahit papaano. Pero yung para pahulain mo yung jowa mo, pag-isipin mo ng matagal na oras, matagal na panahon,
That's really stressful. You are not helping. Parang sinishare mo lang sa kanya yung agony na nararamdaman mo. I don't know. Ang bigat sa loob eh kapag ganun, di ba? Na hindi mo alam, sige, sandali lang, meron lang akong gagawin. Kahit sa tao, may ganun, sabihan ka, sige, sandali lang. And then nawala. Babalikan kita. Hindi mo man lang tinanong kung kailan. After 3 days na pala ang balik. Di ba, inagiw ka na. Inagiw ka na kahit hintay. Ay, ano mo yan? Tapos yung, alam mo yung mga umusta ka? O ano nangyari? Hindi, wala. Tapos yung mga ganun sagot. Ba, wala? O kasi, din, dami lang talagang problema. Ano ang problema? May mga bagay na, alam nyo, kailangan nyo nang sabihin. Oo. At saka, Poy, talaga ba, 3 araw sunod-sunod, sobrang busy mo, wala kang time hawakan yung cellphone mo? Mm-hmm. Ano ba naman yung kapag nakaupo ka sa trono? Ano ba naman yung pag sumusubo ka, hindi mo ba kayang tumutdot ng konti na, uy, kamusta ka na? Wait lang ha, isang araw pa. It's an, parang alam mo yon, gumagawa na lang ng palusot yung mga ganung tao. Yeah. Na buong araw talaga ba hindi mo mahawakan yung cellphone mo? Na, kahit sa pagtulog mo, bago ka man lang matulog, no? Mag-message ka man lang. Simplify your explanation. Ganon. Oh. At syempre, para sa atin, halimbawa, tayo si Krisa na nagtatanong, ano bang problema? Ganyan. Medyo kung sakaling under stress pa rin siya, Jowa, wag na muna kasi yung iba sa atin, alam mo, pagka sinagot, na hindi kasi ganito, may problema kaya mama, tsaka, o kaya kaya ate, pero inaayosan namin, ano ba kasi nangyari? Nagmama-request mode. Diba? Wag na rin ano, no? Ayaan nyo, kung nagsabi na, sabi ko nga, simplify your reply, but you don't have to explain. Kung hindi ka pa ready ng explain, 'di ba? Wag na muna. Pwede niyo sabihin na hindi, sige, sa susunod ko na sasabihin. Ano nga? It doesn't concern you. Wag na muna makulit, 'di ba? Hayaan mo muna makapagpahinga rin yung tao. Ganun naman 'yon, bigayan. Bigayan tayo, pakiramdaman. Oo. Pero hindi maganda yung antahimik na pakiramdaman. Hindi mo alam ano ba nangyari, ako ba problema? Sabi niya may problema siya sa pamilya, pero feeling ko kami na kasi hindi na ako kinakausap. Totoo. Parang napunta na sa amin yung problema. Parang nadamay na ata kami. Walang paramdam. Parang isang linggo na. Anyway, but the bottom line is, the bottom line is, naging maganda para kay Krisa and kay Gerald. Yun nangyari. Diba? Na mas lalo nilang nalaman na, I mean, hindi masisilaw nga ng kayamanan yung kanilang pagmamahalan. Sabi ng isa nating kamorkada. At hindi naman ganun ka-cheap, ano? Yung pagmamahal nitong si Krisa kay Gerald. Diba? Na sila pa rin, hindi. Ito talaga yung pagmamahalan na panghirap at ginhawa. Hindi pa nga tayo nagsusumpaan. Pinahirapan muna ako ng pong. Pero nandito pa rin ako. Mahal pa rin kita. Yun naman yung maganda ron. Yun ang patunay ng pagmamahalan. Kaya alam nyo mga kamorkada, totoo nga, mas okay yung relasyon na nakakaranas ng problema every now and then kasi nga napapatibay nyo yung relasyon nyo kesa naman dun sa happy-happy lang, alam mo yung walang problema, tapos kapag ka biglang dumating yung problema, hindi alam anong gagawin kasi wala kayong alam yon, hindi kayo nag-training, hindi nyo naranasan yung mga kailaliman ng inyong relasyon, diba? Mm-hmm. Kaya okay din yung may mga ganyang problema, lalong-lalo sa long-term relationships. Basta importante, alam nyo kung paano isosolve at pipiliin nyo pa rin ang isa't isa, ano't ano pa man. Okay. Yan. At syempre, ang pinaka, Diyos ko, akala ko naman, training sa mga long-term, in the long run, yung sinasabi ni Bea, kaya ko, kailangan nyo rin pumatuto ng training sa laundry. Yung kanina, ha? Kaya Krisa. Oo, halika na nga dito, ne. Mag-sampay na tayo, ne. Oo. Samsamin na natin. Oo, sasamsamin na natin yung ano, yung sinampay, pakitupi na rin habang nagpo-propose si ano, yung anak ko. Hindi naman nakakahiya. Di-distract na habang nag-aayos yung Junana Keiko. In fairness, ang ganda ng proposal. Ang simple, no? I mean, dun mismo sa bahay ng pamilya, kasama yung ano, mga kapamilya. Anyway, eto na. Sabi niya, Virgie Gesmundo, naging maganda rin naman yung nangyari kila Gerald at Krisa dahil kumbaga, nanahimik
Nakapag-isip-isip si Gerald. Tinanong ang sarili, pati sa kanyang pamilya. Kaya bumalik siya. Nawa ay tuloy-tuloy na ang kanilang relasyon na kahit anong unos, hindi sila susuko sa isa't isa. Bagkus hawak kamay nilang lalabanan ang mga pagsubok. God bless po. Mm-hmm. Sabi naman ni Jean Sheila, ang masasabi ko lang, before you marry, think 1,000 times kung kaya mong tanggapin at pakisamahan ng family ng magiging asawa mo, dahil kahit anong mangyari, you can't shake them off. Kadikit na yan sa buhay mo. Yan. Alam mo, meron talaga mga issues. Ano? Totoo naman yun, na hindi lang naman yung asawa mo ang pakikisamahan mo, yung iba ganyan eh. Ang nasa isip, eh, wala akong pakialam dyan sa pamilya. Pagka nakuha ko na yung gusto ko, ito na lang ang no. Diba? Eh, kamag-anak pa rin yun eh. It's just a matter of yung pag-usapan ninyo. Kumbaga, hanggang saan lang yung kaya natin maitulong, hanggang dun lang sa mga bagay, sa mga issues na ganyan. Hindi naman po laging pera ang nagiging problema ng pamilya. Diba? Ng mga kapamilya na kailangan nating tulungan. Nandyan din yung mga karamdaman. Diba? Nandyan din yung mga kalungkutan nila, di ba? May mga personal issues that we have to be there also as an extended part of the family already, di ba? Hindi pa pwedeng talikuran na lamang natin yung kapag nakuha na natin yung partner in life natin na pinili natin. Eh, hindi pa pwede. Talagang may suporta ka to hanggang saan kayong mag-asawa magdedesisyon yan. Oo. Oh, oh. Ito pa, isa yung kailangan pagdesisyonan. Sabi ni Maria Cristina, bakit kasi si Gerald ang naghahawak ng ipon nila? Ayan tuloy, lagi nagagalaw. Hindi, taga-banko kasi. Taga-banko, baka doon nakadeposito. Di ba? Uy, grabe. Tapos pwede galawin. Gagalawin talaga. Uy, baka naman magkaroon ng ano, trust issue sa mga taga-banko, yung kabarkada natin. Hindi pa joke ako. Baka meron silang ano, joint account ganun. Diba? Joint account. Eh, dapat ano, yun. Kasama sa kasunduan, ano, hindi pwede mailabas ang pera nang hindi kayo nakapirman dalawa. Diba? Diba? Kasi may ATM. May ATM kasi yun, sa... diba? Dalawang eh, hindi, ATM hindi dapat yun. Ini-ATM yan. Ipon yan. Dapat sa ano yan. May passbook. Tapos, malaking bagay po, malaman ninyo ang pagkakaiba ng and or, di ba? And or, halimbawa, Popoy, and or, Bea. Ayan, tsaka yung Popoy and Bea. Di ba? Kapag ka ganun, hindi pa pwedeng, pagka and lang, hindi pa pwedeng, kunyari ako, gusto kong 5,000 kasi, ano, magiinom na naman yung mga utol ko. Sigurado may, mapapaawa yun. May 5,000 na namang ano. Yes, para ito na. Ihahanda ko na. Eh, diba? And hindi ko pwedeng ilabas yung pagka-end lang. Pero kapag ka-end or, pwedeng ikaw lang or si Bea lang ang mag-withdraw. Wala, pinapaalam lang po namin sa'yo. Mga technical ano yan, ano? Pero it matters. It matters. Oo, para dun sa mga ano nagbabalak na gumawa ng account kasama yung love-love nila, yung mga nagpaplano na. O yan po ang pag-usapan nyo kung gano'n yung po katiwalang isa't isa. Eto, sabi ni, sige, pagbigyan natin itong si Paul Oliver Santos. Ganun talaga minsan bago ikasal. Pero ba't gano'n? Naawa kami kay Adrian. Ayan. Bakit kinaawa kay Adrian? Ang bait niya kasi. Hindi naman, uy, ikaw naman, huwag ka rin ganyan. Hindi naman porke mayaman, pakaawa rin sila. Kaya nga ako gusto ko makipagkaibigan sa mga mayayaman na muna eh. Dahil feeling ko, nalulungkot din sila. Kaya gusto nila puro pera, walang friends. Oo. Si Sergio Gonzalez, basahin natin. Sabi niya, Popoy at Bea, una, gusto ko munang palakpakan si Gerald. Dahil natauhan siya doon sa part ng pagtulong sa pamilya. Naalala niya na may isa palang Krisa na kailangan ng isang Gerald. Salamat at naging kayo rin sa huli. Sa tingin ko, mas hinahangaan niyo ngayon ang isa't isa sa magkaiba ninyong katangian. Thank you, Sergio Gonzalez. Thank you so much. Eto si Maika Espinosilia. Naranasan... Nawala. Maika, nasa ka na. Guys, adlali! Huwag niyo masyadong dalian yung pagka-comment niyo. Teka, nawala. Sayang, ganda pa naman ang sasabihin ni Maika. Oo, sorry, Maika, nawala. Hanap tayo iba. Makoy, pahanap ngayon kay Maika. Parang siya din kasi nakarelate.
Nawalan daw ng time sa kanya. Mm-hmm. Oo, hanggang doon lang inabasa ko. Tapos biglang tumaas na yung comment section. Anyway, basta mga kamarkada, sarang marami kayong natutunan dito sa ano, dito sa ating kwento. Well, hindi yung may sala, hindi naman yung isa lang eh. Pareha silang nagkaroon ng pagsubok sa mga buhay nila. Ang importante nga lang doon is napag-usapan nila at alam mo yun, pinili pa rin nila yung isa't isa kahit na ang dami nilang napagdaan ng pagsubok. Yun naman kasing importante po, lalo na sa mga mahabang relasyon. Actually, kahit mahaba na yung relasyon mo, magkakaroon pa rin yung ano eh, magkakaroon pa rin ng idea si Lord ng iba't ibang klase ng problema kahit ilang, kahit gaano na kayo katagal. Kaya asahan nyo na, alam mo yun, asahan nyo na hindi lang dyan matatapos ang lahat. Sunod-sunod pa yan, kriza, lalo na pag mag-asawa na kayo. Pero again, palagi nyo tatandaan yung mga lessons na natututunan nyo sa bawat problema na pumapasok sa inyong relasyon. Okay? Expert? Yes. Kasal eh, ha? long term eh. Wala naman ako masabi doon, Bea. Wala naman ako masabi. Expert na, no? Expert na? Okay. Expert. 10 years. Ah, 10 years na ba kayo ni Jason? 10 years na together. Tapos, wait, ilang years na kami kasal? Oh, ba't nag-iba na naman tono mo? Ba't naka-ano ka na naman? Naka-vlogger mode on ka na naman? 10 years of being together, and then guys, you know what? We got married last. Ano? Oh, basta. It's 10 years together. 10 years sabay and nagbilang. Counting. Oh, counting, still ha? Counting. Ano ba? Counting pa rin? Or counting down? Ay! Ano yan? May kahoy dito. Kakapok mo ako. Oh, sandali. Ito na. Si Micah Espinosilla, sabi niya, naranasan ko rin yung ganyan, yung nawala ng oras sa akin ng boyfriend ko. Kaya narigaluhan ko siya ng relo, etchos. Ayan, sabi niya, kasi nakafocus siya sa family niya. Sa kadahilanan na kailangan daw ng ganito, ng ganun, pero iniintindi ko pa rin sila dahil mahal ko siya. O yun, salamat. Pwede kayo pa, pwede good. Very good. Hindi, iniintindi niya pa rin daw. Nakapag-asawa na yung boyfriend niya. Wala pa. Iniintay niya kasi sabi raw, babalik ako pagka may time na ako. May asawa na, tatlo na anak. Tapos si Micah, andon. Nag-iintindi wait, pa rin. Waiting pa rin. Iniintindi pa rin kita. Gano'n kita ka love eh. Aray ko. Ayan, sabi ni Maria Cristina, at least bago sila ikinasal, napag-usapan na yung mga ganyang issue. O at least, diba? O last quarter daw ng 2022. Kriza, baka kailangan mo ng host. This year na yan. Andito kami. Oo, andito kami. Mag-host si Bea. Ako mag-driver niya. Kalo. Mga kapamilya, 2:33 yan po ang ating tamang oras at syempre tamang oras din para magpasalamat sa inyo at sana po nag-enjoy kayo no sa unang installment pa lamang syempre ng ating Festival of Hearts dito sa Dear MOR hanggang sa ano na po ito no sa Valentine's Day sa February 14. Kaya naman bukas pakinggan niyo pa rin ang ating mga kwento bukas sa Biyernes, sa Monday. Kaya oras na rin para pasalamatan ang mga gumanap sa ating story for today. Of course. Ang gumanap na Kriza, si Jamie Rubio, of course, si Gerald, si Dan Capuchon, ang Adrian natin, si Warley Alagaw, Aling Lucy, mga sinampay, si Kenneth Ancero, si Gary, si Jag Kamat, at yung kapitbahay, Diyos ko, si Bea. Napakagaling na artista. Charing po, ang sumunod po ng storya natin, si Aileen Capuno. And of course, ang nag-edit, si Joko Loco. Thank you so much, guys! Thank you very much, mga kapamilya. At syempre, bukas ulit, magkarinigan tayo sa isa na namang kwento. Meron ba tayong pa-teaser? Pa-t-shirt, 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 pa-t-shirt. Meron. O, tina. Ah, hindi, yun na yun. Ayun. O, sige. Pagkatapos na lamang,
namin magpaalam tsaka niyo po mapapakinggan ulit. Namnamin. At hulaan na, pwede naman na ang ating pa-teaser. Diba? Kung ano bang kwento para bukas. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, gorgeous B. Oh my God, na-choke sa pa-stars. Gorgeous B, Bea. At syempre, lagi po namin paalaala sa inyo. Stay safe, stay healthy. At kahit anong mangyari, mga family, please stay happy. And of course, i-enjoy ang Festival of Hearts ng Dear M.O.R.